Sabi niya naman nagkamali siya eh. Jude, alam niyang nasaktan ka niya. Dahil naglihim siya sa'yo, sa ating lahat. At naiintindihan ko, masakit yun. Kasi pinagkatiwalaan natin siya eh. Pero Jude, sinusubukan kong isipin kung saan siya nanggaling. Kung ano yung pinanggagalingan niya. Ngayon naiintindihan ko na nagdesisyon siya para sa sarili niya. Para sa anak niyong dalawa. At kung mali man yung naging desisyon niya, at kahit gustuhin niya pang itama yun, Jude, hindi naman madali eh. Kasi lahat tayo nasa isang napakakomplikadong sitwasyon. Itong sitwasyon natin kay Heart. Sir, sabi mo ba na dapat hindi sumama yung loob ko kay Gia? Jude, hindi. Hindi mali yung nararamdaman mo. Naiintindihan kita. Ayoko lang sana na mali yung mga magiging desisyon natin pagkatapos itong nalaman natin. Ano mo sabihin? Jude, diba ikaw lagi nagsasabi sa akin, huwag tayo magpapadala sa emosyon natin. Oo, may lumabas na katotohanan. Pero kailangan natin harapin yung isa pang katotohanan, Jude. Kailangan natin yung tulong niya eh. Para sa anak natin. Para kay Heart. Oo, naiintindihan ko, sobrang sakit. Sobrang sakit nung nalaman mong meron ka palang anak na namatay. Pero Jude, may isa ka pang anak ko. Nandito pa siya. Jude, kailangan ka niya. At kailangan niya ako. Kailangan niya ng doktor na kaya siyang pagalingin. Si Doc Kia yun. Kaya please, Jude, lagpasan natin to. Para kay Heart. Gawin mo to para kay Heart. It seems that these emotions are still running high. So, hayaan mo na muna si Jude. Kung gaano man kalaki yung galit niya sa akin, I deserve it. Pero, sana wag niya akong pagbawalan maging doktor ni Heart. Does he have a choice? Oo naman, Ma. Magulang siya nung bata. Yes. Pero, saan siya makahanap ng isang specialista na gagamot sa anak niya ng libre? Ano ka ba, Ma? Ako yung may kasalanan sa tao. Huwag mo naman siyang insultuhin, oh. Hindi insulto yon, Gia. On the contrary. Alam mo ba na in the short span of time na nakilala ko si Jude, nakita ko that he's not capable at all of selfishness. Sa'yo lamang ang puso ko. Sa'yo lamang ang buhay ko. Masyado niyang mahal yung anak niya. So kakalimutan niya yung galit niya at saka sama ng loob niya sa'yo for her sake. Given that, does he really have a choice? Wala ito, sabi niya gano'n. Nagawa, gusto pe! Gusto pe! Gusto na po yung inaanak ko si Heart. Okay na. Mabuti pa rin. Naku, mabuti naman po kung gano'n. Eh, sila parang Jude tsaka si Clara po. Oo nga po, kamusta nga po sila? Teka, okay naman sila eh. Pinag-chichismisan niyo ba ang anak ko? Ay! Kami mo, chichismis! Concerned lang po kasi talaga kami sa kanila. Opo. Eh, Agatan, tahimik mo dyan. Ano ba yan? Lolo Rambo, ragdal po para kay Heart. Pati niya. Ragdal? Aba eh! Ang ganda ha! Hindi ko alam na meron ka palang talent sa ganito. Bala ko nga po sana gumawa nito ng marami para maibenta ko po, tsaka makatulong po ako kay Heart. Magandang ideya yun, naisip mo yan. Hindi po kayo nakaisip nun yung kaibigan ko po, si Dominic. Naku! Vince, panis ka pala eh. Hmm. Hindi mo naisip yung naisip nung kaibigan niya, si Dominic. Alam mo, kung ako sa'yo, Vince, umuwi ka na lang. Alika mo ka pala eh. Sakit naman nun. Alam niyo po, huwag niyo na pong hanapin yung wala dito. Agata, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako.
Kahit nga hindi mo kailangan ng tulong eh. Basta kung kailangan mo nakakwentuhan dyan, habang ginagawa mo, andito lang ako. Gusto mo talaga nakakwentuhan? Yun. Sato, yung makapagkwentuhan dito. Ito naman si gusto. Pero hindi naman mga biro eh. Ito ka na kasi sa likod. Baka matama ka pa lang. Ang talas niya, no? Nako, eh, teka muna. Basta para kay Heart. Lahat kami dito eh, handang tumulong. Siya nga, di ba? Oh. Ha? Oh. Siya nga. Talaga po? Ay, ito po yung drawing ko. Ito po yung ginawa ko. Pati yan. Ito po. Ayan po. May drawing po, ha? Yan po yan kung paano ko po ito ginawa. Ang ganda ng pagkakuan eh, no? Kamukhang kumukha talaga ni Art. Taman kong kalooban sa iyo'y nilalaan dahil atas ng pagsuyo. Nabisita ka na pala ng tatay mo, baby. Sorry na ka. Kundi dahil sa akin, matagal ka na sana niya nadalaw. Tuwing birthday mo, kapag undas, tuwing Pasko. Lalo na nung mga panahon hindi kita madalaw na. Lalo na nung mga panahon nasa London ako. Sorry na. Matagal ka na sana niya nabisita. Matagal na panahon ka naging mag-isa. Dahil nilihim ko sa tatay mo yung totoo. Saan kaya si Doktora? Makapagtanong ha? Asa na ba yung batang yun? Ate! Excuse me po. Ikaw! Ha? Ako po? Ikaw yung bata sa nursery, tama? Nakita mo yung nakita ko. Hindi po. Huwag ka magsisinungaling. Halika, sumama ka sa akin ngayon. At ka magpapatunay na totoo yung nakita ko. Naku po! May multo sa likod mo! Saan? At takasan na naman ako ng batang to. Naku, bata ka, makikita rin kita. Good morning, Clara. Good morning din, Jude. I'm just here to check on her. Sige, pasok ka. Clara, may bibili na ako. Jude, sandali lang. Jude. Clara, ako na lang. I think it's about time na mag-usap na kami ni Jude. Jude, please, mag-usap naman tayo. I'm really sorry, Jude. Ano ba ako pwede kong gawin para maayos to? Hindi ko alam, Gia. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Yung sakit na ginawa mo, hindi ko alam kung kailan mawawala yun. I'm really sorry, Jude. Kung mahirap to para sa'yo, pwede ko naman kausapin si Dr. Labio. Pwedeng siya na lang yung mag-daily rounds kay Heart. Para hindi na natin kailangan magkita araw-araw. Pwede pa rin ako maging doktor ni Heart na hindi ka nahihirapan or nagugulo yung pamilya mo. Kaya, kung ano man yung problema natin, ayokong maka-apekto yung sitwasyon ni Heart. Bilang ama, siya yung pinakamahalaga sa akin. At alam kong sa inyo makukuha yung pinakamahusay na pangangalaga. Kaya walang magbabago, Kaya. Ikaw pa rin yung doktor niya. Salamat, Jude. Sa'yo lamang ang puso ko. Sa'yo lamang ang buhay ko. Bingo! Huh? Tol, ano ka ba naman? Atakin ako sa isang gulat eh. O, teka. Nakausap mo na ba si Doktora tungkol sa nangyari kahapon? Hindi pa, Bingo. Sinubukan ko kagabi. Kaya lang, madami siyang ginagawa. Parang may problema siya. Kaya hindi ko nasabi. Baka mas magalit pa siya.
Eh, Tol, kailangan mo na siyang paliwanagan. Kasi, Tol, yung nurse na hinimatay. Nakita niya pala ako. Hinahanap niya ako eh. Para sabihin ko daw sa lahat na may multo. Eh, Tol, hindi naman pwede kitang ilaglag. Sige, Bingo. Magtago ka muna kay Ate Nurse. Muna lang mag-aanap kay Doktora. Sige, Tol. This looks really promising, Gia. Heart seems to be really constantly improving. Yun nga yung indications ng brain scans niya, Ma'am. So, what's your next plan? Anong balak mong gawin para tuloy-tuloy nang gumaling si Heart? Para magising na siya? Well, I'm still researching a new medication that could possibly help her. Okay. Good. Send me the details para mapag-aralan ko din. Does this mean we'll be working together now? Why not? Pagkatapos ng lahat ng mga problema, lahat ng mga gulo, I just realized, hindi tayo dapat magpa-distract. As Heart's doctors, as people who love her, and who care for her, we need to just get together and set aside all our ill feelings and misunderstandings and work together in making her well. Let's show them what two Divina Gracias can do when they put their heads together. Tama naman yung naging desisyon mo, Jude. Alam naman natin kung gaano ka dedicated si Doc Gia sa pag-alaga kay Heart, diba? Hindi ko hayaan maging sagabal yung naramdaman ko para sa kaligtasan ng anak natin, Lara. Maraming salamat sa pag-intindi mo sa akin, ha? Alam mo, hindi madali sa ito. Lara, bakit? May gusto ko mapag-usapan? Wala. Tulad ganang sabi mo, ang pinakamahalaga ngayon, yung kaligtasan ni Heart. O ganito ha, sabi kasi ng gwardiya, araw-araw daw bumibisita dito yung batang yun. Bingo raw ang pangalan. Kaya siguraduhin mong gagamitin mo yung mata mo ha, para makita na natin siya. O sige, hanapin natin pag nakita natin. Ano siya? Nagtawag pa ng rest box si ate. Ay, at saka pala, nako. Ikaw gamitin mo ang isip mo, wais na bata ito, baka maisahan ka, ha? Oo ka na, oo dyan, naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Baka mamaya dyan, di mo. Ayun! Ayun siya! Ayun na nga! Dali, bilisan! Doktora, ito po ang schedules niyo for today, oh. Sumakas! Doktora! Doktor Santos? Excuse me, Kathy, I just need to make a call. Sige po. Ano? Bakit? Ano nangyari? Kasi po, Doktora, sorry po. Kagabi ko ba gusto ko sabihin sa inyo? Kaya lang... Wait! What's going on? Doktora, pasensya na po. Kailangan ko lang po talaga yung batang yan kasi siya po magpapatunay sa nakita ko sa nursery, Doktora. Ba't ano ba nangyari? Doktora, hindi po kayo maniniwala. Nakakita po ako ng lumulutang na mittens mismo sa nursery. May multo kasi dito sa atin. Ha? May multo? Sinasabi ko na nga sa inyo, Doktor. Ako rin doon sa opisina ako, lumilipad yung bullpen ko ngayon. May multo po talaga, Stop. Doktor. Heaven's sake, this is a hospital. Logic, isip ang pinapainal dito. Hindi ko ano-ano ang iniisip ninyo. Pero kaya mo yun, eh! Pwede, Ma'am Gati. Enough! Walang multo. Hindi ko kayo binabayaran para mag-aksaya ng oras. So go back to work. Now. I said, now. Now po, now. Including Newcastle. Sige po. Lagot tayo, Tol. Lara. Anak, andito na kami. Sana si Jude? Namasada lang ho. Bakit? Kanya nang itsura mo? May nangyari bang away kay Jude at Gia? Wala po. Nahimasmasa na nga ho si Jude eh.
nakapag-usap na po sila. Tsaka nagdesisyon sila na si Dr. Gia pa rin ang doktora ni Hart. Eh, kayong mag-asawa, nakapag-usap na ba kayo? Eh, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin kay Jude na nagdadamdam mo ako eh. Paano ko ba sasabihin na nasaktan ako nung nalaman kong may anak pala sila dati? Na masakit para sa akin na isipin ng naging pamilya sila bago kami. Ayaw na lang ako, ayaw ko na ako makagulo. Siguro anak, dapat hindi mo na nararamdaman yan eh. Nakaraan na ni Jude yan eh, bago pa naging kayo. Ang mahalaga yung ngayon, ikaw, si Hart, kayong pamilya ni Jude. Siguro nga ho tayo, papalipasin ko na lang ho to. Tulad nga ho nang sabi nyo, nakaraan naman na po yun eh. Ang dapat na iniisip ko, yung kasalukuyan namin ni Jude. Sorry po, Doktora. Hindi ko po sinasadya takutin ko si Ate Nurse. Nahulog po kasi yung labs ni Baby. Kawawa naman po kung malamigan siya. Kaya nga, sa susunod, mag-ingat. Hindi yung imbis na nakakatulong, nakakagulo pa. Sorry po, Doktora. Sige na, Heart. Magpaalam ka na kay Bingo. Alis na rin tayo. Doktora, saan po tayo pupunta? Kay Gia. Puso ko'y pinihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin yaring alay ako'y Jude. Jude, sandali lang. Nasabi ko na lahat ng kailangan, Gia. Huwag naman sana tayong ganito sa harap ni Grace. Let's try to be civil para sa anak natin. Ngayon lang yung makakasama yung mga magulang niya ng sabay, oh. Jude, please. Aking sumpa. Si Grace, wala na siya, Jude. Hindi ko man lang narinig yung iyak niya. Hindi ko man lang siya nayakap. Ang sakit, sakit, Jude. Kaya nung pinapunta ko ni Mami sa London, pumayag ako agad. Pinisip ko kasi, kung nalayo ako sa kanya, sa'yo, lahat ng to. Baka naging mas madali para sa akin. Sinadya ko hindi umuwi. Kasi ayoko harapin si Grace. Hindi ko siya kaya harapin. Dahil paulit-ulit kong pinapatakbo sa isip ko yung mga nangyari. Dapat ba may nagawa ko para maligtas siya? Dapat ba meron akong mga hindi nagawa para hindi siya mapahamak? Gustong-gusto kong sasihin si Mami. Pero sa totoo, sa loob ko, hindi ko maharap na ako yung may kasalanan. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Kaya, huwag magsisihin yung sarili mo sa lahat ng mga karansang bagay sa mga nangyayari kay Hart. Ganyan din ako.
kahit naman wala akong kasalanan. Bumabalik ako dun sa... Sinisisi ko yung sarili ko. Siguro kasi ganun talaga yung mga magulang, di ba? Magulang kasi tungkulin nila, protektahan yung anak nila. Kaya pag may nangyaring masama sa anak nila, kahit wala naman silang kasalanan, sinisisi nila yung sarili nila. Kasi pakiramdam nila, hindi nila nagawa yung tungkulin nila bilang mga magulang. Hindi ako masisihin yung sarili mo. Alam ko, naiintindihan ka ng anak natin. At kung may kasalanan ka man, sigurado ako na patawad ka na niya. Clara, dumaan lang ako sa sementeryo. Mahuhuli ako ng pagbalik dyan. Walang problema. Take your time. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin. Kung bahay si Grace ngayon, pumapasok na siya. Sumala sa school play at sa choir. Kahit anong gusto niya, hahayaan ko siya. Basta masaya siya. Mo ako din eh. Yun din yung gusto ko para kay Heart. Kahit anong gusto niyang gawin, kahit anong gusto niya maging, papayag ako. Basta magiging masaya siya. Pero kasi, dati hindi ko ibigay sa kanya yun eh. Kasi nga, mahina yung puso niya. Pero pag gumising na si Heart, pag gumaling na si Heart, kahit anong gusto niyang gawin, ibibigay ko sa kanya. Kahit anong mangyari. Kasi gusto ko lagi siya masaya. At mangyayari yan, Jude. Gigising si Heart. Mas malakas na yung katawan niya. Mas malakas yung puso. Gagaling siya. I'll make sure of it. Doktora, kotse ni Dukiya! Nandito nga po siya! Halika, samahan natin siya. Spare me the details. Ano na kumo sa presinto? Ayon po sa police report, may kidnapping na nanganap doon sa lying in clinic. At ang babaeng ito ang prime suspect. Siya rin ang naka-duty nung araw na nanganak si Dr. Aguirre. Find me this Rosa. Now.